Good morning mga guys at welcome po ulit sa aming munting YouTube channel. Sa video nito ay pupunta tayo sa magkakahagmit dun sa kabila naming babuyan. May alaga kami dun mga patining at sa ngayon magtutumans pa lang sila at yun yung araw-araw kong binabantayan, araw-araw kong nilinisan at mag-uusap tayo kung anong mga diskarte na ginagawa ko doon habang ako'y nag-aalaga ng mga bako. At ito na nga mga kahagmit, kitang-kita nyo naman, kasama natin yung mga mahal nating alagang aso, yan, si Trixie. At itong sa likod naman natin ay si Nachos. Magang-maga pa yun, sasama-sama-sama sila sa akin. Kita-kita nyo naman yung lugar namin, no? Hindi masyado populated. Ito, seryoso si Trixie. Oo, Trixie, seryoso ka. Pasensya na po ha mga hagmit, naka-motor lang tayo. So andito na po tayo sa kabilang babuyan. Sa lulo po namin ito. So ako po muna nalagay ng baboy ngayon kasi wala sa dito. Ayan. Mainit. Tapos biglang ang ulan. Ngayon ito po ay nasa 2 months na and 5 days July 25 po ito dumating. Ayan, 2 months na po yan. Okay naman po yung laki nila. Ayan, 2 months din yan. Ayan, lahat po ito. Ito po ay nasa 45 piraso. Magbe po ang katawan nila. Ayan. 2 months. 2 months. Ito yung pinakamakulit sa lahat. Na kulong. Ayan, makulit. 2 months po yan. Ayan. 2 months. Dipid nila yung kamay ko. Kulit tik. Tapos ang itim. Hello. Ayan. Ayan, katapang piraso. Medyo maliit-liit po dito. So, ganyan po yung plaster ng kulungan. Ayan. Sa grower stage na po ito lahat. Habang nag-aalaga ako ng baboy, isinabay ko na rin yung pagtanim ng apalaya dito sa likuran ng ating babuyan. Kung mapapansin nyo yung apalaya, ito. Ayan siya. Yung tubig dyan, yun yung overflow na tubig galing dun sa septic tank natin na tatlo, malalaki, kaya yung tubig na umaapaw doon bali magiging pataba nito mga ampalay natin na organic po yan, wala pong synthetic na pataba at naka plastic mulch po yung puno yun, medyo may edad na rin kasi yung ampalay natin at ito yung septic tank natin sa may sagingan. At yung ginagamit ko dito mga kahagmit na panlinis sa ating kulungan ay yung motor pump lang na
0.5 horsepower yung media lang kung tawagin sa amin. Kasi yung pressure ng tubig is tamang-tama lang na makapagtanggal ng dumi ng baboy. Itong hawak-hawak ko naman ay ginagamit ko para sa pagtulak ng mga pupo, baboy natin. Malaking tulong po yan para mapabilis yung paglilinis natin. DIY ko lang po yan ginawa. At pasalamat ako at nakakatulong naman. Based kasi sa aking experience mga kagmate, pag kinukumpara ko yung itong water motor pump at saka yung power sprayer talaga, eh, mas pabor ako or comfortable ako dito sa water motor pump lang dahil katamtaman lang yung pressure at saka may adjustment naman siya kung gusto mong palakihan yung tubig or palitan yung tama sa baboy. Kasi pag tinamaan yung baboy, masakit din naman yon pag power sprayer talaga. Pag itong motor pump lang, medium lang yung sakit na tama sa katawan ng baboy. Kaya comfortable ako dito. At saka pag natapos ako maglinis sa itong baboy yan, hindi ako basa or hindi ako mabaho talaga ng baboy dahil nakokontrol ko yung lakas ng sprayer ko o yung motor pump ko. Kaysa sa power sprayer talaga na pag tumama sa mga alaga natin baboy, makikita mo talaga na nasasaktan yung mga alagang baboy naman at papagit naman yung sa side natin kasi nakikita natin yung alaga natin na nasasaktan. Isa pa doon, pag tumama yan sa pader habang naglilinis tayo, yung talsik ng tubig na may kasamang pupo kasi sa sobrang lakas ng pressure ng power sprayer, bumabalik talaga yung tubig. Di natin masabi, di natin yan makontrol na bumabalik pag tumama sa pader o tumama sa side na basang-basa, mabaho tayo pag bumalik sa atin na halos naliligo rin tayo pag natapos tayo maglinis. Isinir ko to mga kagmit dahil marami siya mga kakilala natin ang nagtatanong. Kaya yan lang masasabi ko at depende po talaga yan sa inyo kung ano at saan kayo masiyang kung anong maganda gamitin para sa inyo. Yun nga at magpapakain na nga tayo mga kagmit. At ngayon nga ay grower stage na tayo mga kagkahagmate. Nakapagpo-obos na po sa kanila ng per head 25 kilos per head sa mga biik pre-starter. At saka sa starter naman ay nakaubos na ako ng isang sako per head. Ngayon grower stage na. And then this is 2 months na nila. So pasugod naman yung paglaki nila ay tamang-tama lang din sa mga ideal weight na hinahanap ko. Yun. So matatakaw na sila kasi grower stage na. Take note lang mga ka-hugmate na wag na wag ninyong bibiglayin yung baboy na mag change feeding. Dapat isalang-alang nyo yung sinasabi nating change feeding transition. Na yung pagpalit mula starter, wag natin agad-agad pakainin ng buo o purong grower. Dapat ngayon 75% starter and then 25% grower in 3 days po yun. First day 25% grower and then 75% starter and then second day 50% grower and then 50% starter. Pagka third day naman ay 75% grower then 25% starter. Ikati 3 days po yan. And then next time, next na po nun is pudding po yun niya po ninyo pakainin ng purong grower sa ika-apat na araw ng transition natin. At saka every change feeding ko po mga kagmit ay nag-deworm din po ako every change feeding para mapatay yung mga internal at mga external parasites sa ating mga baboy. At after 3 days nagtuturok ako ng vitamins kahit anong gusto nyo brand na vitamins with David Extract lang yung lagi kong ginagamit. Marami naman dyan na brand
At makikita nyo naman yung bulas ng ating mga baboy, eh, yung ideal na weight na hinahanap natin ay pasok na pasok. Makikita nyo, oh. Yan. Sundin lang natin mga kagamit yung tamang doses na per body weight ng ating mga alagang baboy. Mapapurgaman yan or mapavitamins. Napaka-importante po yun. Next video natin susunod ay feeding guide ng mga alaga nating baboy at hanggang sa pagbenta na po. Salamat sa panonood.